Taong pamayanan. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkalamdaman. Sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Alan T. Paredes, at sa pangalan din po ng aming Commander dito po sa ATDC, si Major General Fernil G. Bucar. Mga kaibigan, ako po si Brigadier General Jerry Samudio, muli pong sumasayang papawid after 1 week na tinamaan po kami ng COVID. Ngayong araw po, atin pong pag-uusapan ng tungkol sa House Bill 10171 o ang UP Security Bill. At makasama po natin dyan kung mamaya ay papalarin po tayo si Secretary Hermogenes Esperon Jr., ang atin pong ginagalang na National Security Advisor at Vice Chairman po ng NTF-ELCAC. At mamaya po si Congressman Crispina Boying Rimolia Fonpatch, ang tumutulong po na ma-recall ang House Bill na ito. At makasama niya po sila Remy Rosadio from League of Parents of the Philippines, si Kaamihan from Sambayanan, Mr. Daniel Castillo, former member po siya ng Communist Party of the Philippines, at isa pong UP Diliman alumnuso. Pagkatapos po ng ilang balita, galing po kina Cherry Flores and Maridel Pilio. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong Armed Forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid, ay totoong serbisyo. Para naman po sa ating local AFP news, nakatakdang ilunsad ng 10th-03rd Brigade ng Philippine Army ang Balik Pamayanan Program sa pakikipagtulungan ng Group of Fraternal Order of Eagles ng Davao Midtown Airport Eagles Club nitong ikasyam ng Oktubre para sa mga residente sa hinterlands ng Pakibato sa Davao. Sa isang press release na inilabas ng 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army, ang programang ito ay bagong intervensyon ng 10th-03rd Brigade na nakafocus sa pagbibigay ng programa para sa mga pamilya na ng mayapang NPA rebels. Base sa ulat, ito ay magsisilbing healing at reconciliation intervention sa pagitan ng kasundaluhan at pamilya ng mga mayapang rebelde. Dahil matatandaan umano na marami sa mga NPA rebels na namatay ay may pamilya, kung saan maaari na ilan sa mga ito ay ma-recruit sa mga kaliwang kilusan sa pamamagitan ng arouse, organize at mobilize tactics ng CPP-NPA. Bukod dito, magpapamahagi rin ng ilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain ang mga organizers ng naturang programa para sa 100 na pamilya na target ng naturang programa. Sa pahayag naman ni Colonel Consolito Yekla, commander ng 10th-03rd Brigade, sa kanilang pagnanais na matulungan ang mga pamilya ng mga mayapang NPA rebels ay maaaring o maraming mga grupo at ilang mga organisasyon na nais rin makiisa upang maramdaman ng mga ito na bagamat ang kanilang kaanak ay parte ng NPA, ay sinsero pa rin ang kasundaluhan at mga ilang NGOs or non-government organizations sa pagbibigay suporta sa kanila. Ako po si Airwoman Cherry Flores na nag-uulat para sa Up Up Pilipinas. Ang pangkapayapaan, usapang pangkaldaran. At para naman po sa iba pang mga balita, arestado ang most wanted na communist terrorist group officer sa ikinasang joint operations ng Magpet Police, Sulo Police, North Cotabato Police Special Action Force at 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Purok 3, Barangay La Pera, Sulok, Davao del Sur nitong Oktubre 2 taong kasalukuyan. Kinilala ni Chief of Magpet Police Major Marvin Crisma ang suspect na si Elizaberto Haitin alias Donker, ang kilalang field commander ng Guerrilla Front 53 ng New People's Army. Bukod pa dito, mayroon ding paglabag si Haitin
sa Republic Act 8294 at Republic Act 9516 o ang illegal possession, manufacture, acquisition of firearms, ammunition, or explosive. Kasalukuyan namang nakakulong ang suspect at kakaharapin ang naturang kaso. Matatanda nito nga, Setyembre 26 taong kasalukuyan, nahuli din ang isang high-ranking official ng National Operations Command ng CPP-NPA sa isinagawang joint operations ng Army at PNP sa Placermas, Bate. At sa kabilang dako naman, patay din ang apat na rebuilding New People's Army sa ikinasanga joint operations ng police at militar sa barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental nitong Setyembre at 30 taong kasalukuyan. Ayon sa report ng 79th Infantry Battalion Philippine Army, tatlo sa apat na casualties ay mga opisyalis ng komunistang teroristang grupo na sina Marilyn alias Moneta Badayos, ang finance officer ng Northern Negros Front at a former secretary ng Southeast Front. Si Ronilo alias Wawi Disabili, ang Propaganda Education Committee. At si Rodi alias Broad Carbajosa, ang Finance Logistics Officer ng NNF Centro de Gravidad Platoon. Na-recover naman sa encounter site ang mga armas, pampasabog at mga extortion letters and receipts na ginagamit umano ng mga rebelde sa kanilang isinasagawang extortion activities sa nasabing lugar. Samantala, sinabi naman ni 79th Infantry Battalion Commanding Officer, Lieutenant Colonel G.J. Havines, na ang sunod-sunod na pagkahuli sa mga CTG officers at pagkamatay ng mga ito sa engkwentro ay indikasyon umano ng pagkatalo ng CPP-NPA. Hinikayat din ito ang mga nananatili pa ding miyembro ng CPP-NPA na sumuko na at huwag hintayin mamatay o mahuli sa engkwentro laban sa militar. Magugunitang nitong Setyembre 29 taong kasalukuyan, sumuko din sa otoridad ang kilalang political guide ng West Guerrilla Front 18 Sub-Regional Committee, SMRC, dahil umano sa gutom na pinagdadaanan sa loob ng Kilusan. Habang nitong Setyembre 26 naman, sumuko din sa militar ang isang CTG officer kasama ang anim pa nitong miyembro, bit-bit ang iba't ibang kalibre ng armas dahil din daw sa gutom at pagod na kanilang kinakaharap. Muli ako po si Mari Del Pilio, nag-uulat para sa Up Up Pilipinas. Good governance! Mga kaibigan, alam niyo ba na ang vaccination program ng ating bansa ay umani po ng papuri mula sa World Bank? Ito ay matapos na maglabas ng ulat si Finance Secretary Carlos Dominguez III na bago matapos ang 2021, inaasahang mababakunahan ng lahat ng adult Filipino citizens sa magitan po ng 171 million doses na bakuna. Ayon po sa World Bank Regional Vice President for East Asia and the Pacific, Victoria Kwakwa, na mabilis at epektibong umano ang COVID-19 vaccination program ng Pilipinas at sana ay may pagpatuloy umano ito ng bansa hanggang sa mabakunahan ang 100% na adult population. Din ni Vice President Kwakwa ang economic recovery measures ng bansa at kapasidad nito na matugunan ang vaccination requirements upang mabakunahan ang buong populasyon sa kabila ng hamong dala ng pandemya. Samantala, inaasahan naman ang pagdating ng 50 milyong doses na COVID-19 vaccine sa fourth quarter ng taon. Matatandaan, nitong Hunyo po ay binigyan din ng China Lianhe Credit Rating Company ng AAA o pinakamataas na long-term issuer rating ang Pilipinas bilang pagkilala sa epektibong economic recovery measures nito at kapasidad nitong tugunan ang mga pinansyal na obligasyon nito sa kabila ng pandemya. Mga kaibigan, yan po ang ating good news na inihanda ni Maridel Pilio. Bago po natin puntahan ang ating mga panauhin ngayong araw, acknowledge ko muna po ang ating mga pinagmamalaking kasamahan. Nandyan po si Gay Florendo ng NTF LCAC, si Angel Abelia ng NTF LCAC Ninho, Emil Carrion, si David, Bong David, mamaya pa, wala pa. And of course, atin rin pong pasalamatan at Ate Hong, i-acknowledge ang ating producer, si Airwoman Second Class Mariel Cawida, at sa technical side, si Jaime de la Cruz.
Mga kaibigan, tayo po ay napapakinggan buong Pilipinas gamit po malakas na signal ng ating partner radio station at carrying social media pages na makita po sa inyong mga screen. Tayo po ay live na napapakinggan ngayon sa 99.9 GVFM. Dito po yan sa Calabarzon area. Salamat nga pala kay Station Manager Henry Lakdaw at sa 792 kHz, dyan po yan sa Central Luzon. Salamat din po kay Station Manager Elmer Buwasan sa patuloy na pagbibigay po ng oras sa atin. Ngayon pong araw nitong ating pag-uusapan ay House Bill 101 or 171 o ang UP Security Bill. At makasama po natin dyan mga kaibigan ang ating pong President ng League of Parents of the Philippines, si Remy Rosadio, at sasamahan po siya ni Kaamihan ng Sambayanan at saka si Mr. Daniel Castillo, dating miyembro po ng CPP, NPA, NDF at graduate din po sa UP. Unahin ko lang po si Ma'am Remy. Ma'am Remy, magandang araw sa iyo and welcome. Happy ba kayo na meron ng dalawang congressmen? Hindi pala dalawa eh, but ang namumuno dito ay mismong si Speaker, no? Na i-recall yung House Bill 10171 na ito. Magandang hapon po Sir Samudyo, kay General Esperon. Magandang hapon din po sa lahat ng mga guests dito at kay Congressman Boying Remulla at saka kay Speaker Alan Velasco. Ang League of Parents of the Philippines po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong agaran pagtugon sa amin na nilalaban ang HB 10171. Napakalaki pong tulong yun sa ating mga mag-aaral na nasa loob ng UP at PUP na rin. Sa ngayon ay natutuwa po kami lahat ng mga magulang, hindi lang sa League of Parents of the Philippines at Liga Independencia Pilipinas, kundi lahat po ng magulang sa buong bansa. At tinugon niyo po ang aming panawagan para maproteksyonan ang ating kabataan habang nasa loob ng UP at sa mga ibang eskwelahan na rin po, kasama na yung PUP at lahat na state-owned university po ng ating bansa. Okay. Nandito rin ho si ang ating dating kasama na rito, si Kaamihan Joy. Hello, good afternoon, Kaamihan. Yes, sir. General Samudyo, sir, good afternoon. And good afternoon din sa lahat ng mga viewers ng ating program for this afternoon. And last year talaga, General Samudyo, was very worried because napakabilis na mga pangyayari dun sa pagkapasa ng House Bill 10171. And pero na-relieve yung ano ko, yung mga worries ko nung nga na-adapt yung resolution para i-recall yung pinabilis na pagpapasa ng ano ng House Bill na to, na layuning na i-institutionalize nga yung na-abrogate na UPDND Accord. And we're very thankful no kay Congressman Remulla for taking such initiative and taking the side no, of the Filipino youth and the Filipino people, kasi napaka crucial ng pagpapasa ng House Bill na to, kasi it will only give the opportunity no for the CPP operatives inside the University of the Philippines na mas paigtingin pa yung kanyang recruitment, yung kanyang propaganda, yung kanyang agitation, radicalization sa mga target students na to. And of course, with all the witnesses no na lumalabas ngayon, especially those coming from UP, talagang yung recruitment process ng mga front organizations na to no will only result to being recruited to the CPP, to the Kabataang Makabayan, and somewhere even recruited na maging red fighters ng teroristang NPA. And talagang nagpapasalamat kami kay Congressman Remulla na pumanig sa interes ng taong bayan. Happy kami Kaamihan ha, sapagkat itong batas na ito ay sinusundan ninyo. At ito marahil ang dahilan kung bakit nag-isip yung ilan nating
mga kasamahan na ito ay tingnan at nakita nga nila na talagang mali sa tama, di no? Dahil isipin mo na yung ating mga kapulisan ng ating armed forces ay kinakailangan magpaalam, yung kinakailangan ng prior notification bago sila ay makapasok dyan sa campus ng UP. And titingnan ko nga yung section 11-B, nakalagay din doon yung prohibition on the entry of PNP, AFP, and other law enforcement agency personnel in all campuses. At saka yung section 11-C, limitation on the service of search or warrant or arrest warrants. Isipin mo, yung ating mga kapulisan ay ililimita mo yung kanilang pagsasagawa ng kanilang mandato na mag-search or mag-arrest, no? Na ito ay inuutos ng ating husgado. Yung section 11-D, limitation on the arrest, custodial investigation and detention of students, faculty, or personnel. At marami pa. At yan ang pag-uusapan natin because mayroong mga solid na legal na foundation or basis yung ginagamit yung ating legal cooperation cluster para ito ay kontrahin. Ang kinakailangan lang dito ay itong ginagawa niyo kaamihan at saka ni Karemi na tuloy-tuloy natin na pinag-uusapan ito para mapakinggan ng ating mga kabayan. I understand kaamihan, meron din tayong dating student or graduate ng UP na kasama natin ngayon na nakasama rin sa Kilusan. Ito ba yun si Juan Falinchao? Siya ba yan? Hindi pa ata pumapasok. Pero may nakita ko dito eh. But nakita ko na si Gay, ang ating co-host. Gay, magandang araw sa iyo. Long time no see, long time no hear. Magandang hapon, General Jerry. Magandang hapon po sa lahat. It is good to be back, sir. Although I'm still at the hospital po, taking care of my mother, bago po ang lahat din, gusto ko lang magpasalamat kay General Torres ng 10th ID for the help that they have extended po. Nagpapasalamat din po ako sa OPA Pilipinas, sir, for having me back. Ang masasabi ko lang po, sir, tama lang po na hindi natuloy itong House Bill 10171. Alam po natin lahat kung anong nangyayari po sa UP Diliman. I am from UP Mindanao. Alam po namin na may nangyayaring recruitment in UP Diliman at umabot na nga ito sa iba't ibang UP campuses, Sir Jerry, tulad ng UP Mindanao na parang cancer. At hindi lamang ito expression of dissent, protest, or exercise of academic freedom. Alam ng lahat na may recruitment ng ating mga kabataan sa CPPNPA at ang kanilang mga front organizations gaya ng Gabriela, Kabataan, Anak Bayan, Bayan Muna at Kabataang Makabayan sa UP. Alam natin, Sir Jerry, na nagsisimula muna ito sa pagiging aktivista, pagkatapos ay nagiging NPA na. We have heard and we will hear more from Kaamihan at ang ating mga former rebels kung paano ginagawa itong recruitment na ito. So this bill, Sir Jerry, if this had been fully enacted to law, would only allow these activities to continue. This is far from ensuring the safety and security of the members of the UP community. Ito yung sinasabi nila. Sinisigurado actually nitong bill na ito, Sir Jerry, na itong mga activities na ito, itong recruitment ng ating mga kabataan ay magpapatuloy. So natutuwa po tayo, Sir Jerry, sa development po na ito na naibasura itong House Bill po na ito. Yun lamang po, Sir Jerry. Thank you very much. Nararamdaman ko talaga yung inyong panggigigil dito sa House Bill na ito kasi malinaw ito, di ba, Kaamihan, na violation doon sa Equal Protection Clause ng 1987 Philippine Constitution natin. Kasi kung magkakaroon tayo ng ganitong klaseng batas para sa UP, dapat yan na lahat ng school, bakit naman na special para sa UP, di ba, no? At susunod dyan, pag ito na pagbigyan ito, susunod yung ibang eskwelahan. Eh, kung yan ang direksyon natin, bakit hindi na lang siya magkaroon ng isang batas na applicable sa lahat ng mga eskwelahan? Pero ang problema kasi doon na Kaamihan ay encroachment ito doon sa exclusive jurisdiction ng AUP at saka PNP at saka ibang other government agency doon sa
kanyang pulis na power niya, yung power na yon. So, alam ko ito rin yung mga tinitingnan ninyo kaamihan, ano? At saka yung sinasabi pa rin natin na kung ang ating mga kapulisan, kung ang ating mga law enforcers ay hindi na sila pwedeng makapasok sa UP, iba paano yung mga tinatawag na Sparrow Unit, di ba? Paano kung biglang gamitin itong kapangyarihan na ito na pagpapatahin yung pag-i-liquidate yung ating mga kasundaluan, yung ating mga kapulisan, biglang tatakbo dyan sa UP. Hindi malayo yung kaamihan, di ba? No? Kasi yung aking kasamaan dito, si Ernie Alcanz o si Emil Carrion na galing sa GMA7, ABS-CBN, siya mismo ang nakakita na yung UP ay ginagamit na parang fabrication ba yan or yung kanilang mga propaganda materials ay ginagawa dyan sa loob ng UP. At natatandaan ko rin sinabi ni Commissioner yung sa National Youth Commission na sino yun, Gay? Yung kabataan natin na ang asawa niya congresswoman si Commissioner Artema, yan, oh, sabi niya, siya mismo nagsabi ha, kasi graduate din niya si Commissioner Cardema sa UP at nakikita niya yung mga professor niya nagsulat ng in support doon sa Armado. So kung ito nangyayari ito, hindi malayo na pagdating ng panahon ay gawin siyang sanctuary ng mga Sparrow Unit ng New People's Army ng Communist Party of the Philippines. Paano na yung ating kampanya, kaamihan? Anong take mo dito, kaamihan? I agree, no, sir. Ako mismo ay isang alumnus din ng University of the Philippines. Galing ako sa Visayas, Iloilo City na campus ng UP. And very evident talaga na, as sabi ni Ma'am Gay, no, na talagang existing, no, yung recruitment ng CPP NPA sa loob ng school, and it's just very saddening na continuous pa rin yung denial ng UP administration also with different UP chancellors, no, na may existence, no, ng ganung mga organizations sa loob ng school, although we have also have to recognize na may mga legitimate concerns, legitimate issues na sinasabi o binabandera itong mga grupo na to, but that doesn't invalidate the fact and the truth na these are, ito yung daluyan, sorry, ito yung daluyan ng recruitment ng propaganda para dalhin yung mga kabataan na ginagawang aktivista para maging miyembro ng Kabataang Makabayan, which is already an underground organization. Also, some are even recruited, no, sa pagiging candidate or full member talaga ng Communist Party of the Philippines. Gaya ko at gaya ni Daniel, who came from UP Diliman, we both were recruited sa Anakbayan. Si Daniel from Anakbayan, I was recruited initially sa League of Filipino Students, but eventually I became of Anakbayan. And then, sa loob din ako ng UP, naging miyembro ng KM, and also my co-UP students, yung mga miyembro din ng mga front organizations na to, sila din nag-recruit sa akin para maging miyembro ng KM and eventually maging miyembro ng Communist Party of the Philippines. Again, sa loob pa rin, no, ng campus. So, nakakalungkot lang isipin na on denial pa din UP admin. Kamihan, okay lang na isisingit ko lang muna si Congressman Remulla. Si Sir Boying, kasi nakuha ko na ngayon at gusto ko lang na, alam ko ito yung gusto niyong i-relay na mensahe kay Congressman Remulla, yung pasasalamat ng ating mga former rebel at itong mga magulang na nandito ngayon represented by President Remy Rosadio, dahil sa inyo, sir, na nakita namin, sir, na parang nilalakad po ninyo na ma-recall itong House Bill na ito na tungkol sa UP Security Bill. Baka pwede, sir, na makahingi po kami ng status tungkol po dito sa House Bill na ito, sir? Third reading last September 21. Aha. Pero sa under the rules of the House, pwede ko namin bawiin ang third reading niyan kung may motion for reconsideration and the motion is approved by plenary. Yan po ang ginawa ko. Nag-file po ako ng motion for reconsideration within one session day. Kasi ang bilang lang po namin ng araw dyan kasi is adjournment.
on a daily basis. Kaya pag wala akong adjournment, isa lang session day po yun. Kaya I filed a motion for reconsideration seasonably. Tama ako sa panahon ng bakit pag-file. And it was approved by plenary, by the whole plenary, all those present that day. Kaya yan po yung na-recall na, kaya wala na akong UP, ano, UP DNB accord na ginawang batas. Wala na po yun. Ah, opo. Thank you very much, sir. Maraming salamat. At actually, yun po yung naging malaking concern din po sa ating mga sektor na tumutulong ho para sa pag-end ng local communist armed conflict. Kasi nakita po talaga nila, sir, yung violation po for the Equal Protection Clause doon sa 1987 Philippine Constitution. At nabanggit din po yung tungkol doon sa encroachment, ang binabanggit dito yung encroachment upon the exclusive jurisdiction of the AFP and PNP and other government agencies, at saka yung violation of the rulemaking power of the Supreme Court, na ito ay piniliwanag din ho ng ating legal cooperation cluster na pinamunuan po ni Justice Miranda. Pero ngayon, sir, is paano, sir, kung pagkatapos po nitong inyo pong ginawa ay mayroon huling gagawin na maneuver yung alam naman po natin kung sino po yung mga congressmen, mga representative na naging sponsor po nito na ito ay maipasa, Sir Boying? Wala na, tingin ko wala na akong pupuntahan sapagkat ang natural po na pwedeng mangyari lang dyan ay bumalik po yan sa Committee on Rules. Aha. Na pinangungunahan po ni Congressman Martin Romualdez as the Majority Leader at ang inyong lingkod po bilang Senior Deputy Majority Leader. Kaya sa tingin ko po, hindi na ako kikilos yan, gagalaw dyan, unless we have a caucus and something is called for this purpose, which I doubt. Hindi, ako'y dudang-duda naman na kaya nilang gawin yan. Yes, sir. So maraming salamat po, sir. At ito pala ay patay na ho ito. Dead na itong house bill na ito. Apo, sir, apo. Baka, sir, naburol na po yan at marapit na pong ilibing. Iyan po ang status niya. Yes, sir. Sir, magpapasalamat apo lang po yung president ng LPP, si President Remy Rosadio. Ang LPP, sir, ay League of Parents of the Philippines. Remy? Magandang hapon po, Congressman Remulla. Ako po si Remy Rosadio, ang President ng League of Parents of the Philippines. Nung sa third and final reading po kasi, nandun po kami sa harap ng Congress. Dalawang araw po kami nag-rally doon. Dahil nagulat po kami dyan sa HB 10171 na yan, na bago namin nalaman ay nasa final reading na pala. Kaya po nagbakasakali po kami na nagkaroon po kami ng rally doon para po baka marinig niyo po kami at mapigilan po yan na maisabatas ang HB 10171, dahil po wala po yan magandang maibigay sa ating kabataan kundi kapahamakan pag nabigyan ng sulong pamamalakad ang UP. Kaya kami po sa League of Parents of the Philippines kasama ang Liga Independencia Pilipinas ay taus-puso pong nagpapasalamat sa inyo at tinugon niyo po at nag-file po kayo na ma-recall po iyan, pati na po kay Speaker Velasco, ay maraming salamat po sa inyo. At least kaming mga magulang ay hindi mag-alala na baka yung mga kabataan na makakapasok sa UP ay mapilitan silang sumama sa mga makaliwang grupo na nandyan sa loob ng UP, na hanggang sa ngayon ay alam ko naman po na yung pamunuan ng UP, alam po nila yung mga nangyayaring recruitment dyan. Kahit na anong deny po nila, ay alam natin na marami na tayong kabataan dyan na nabiktima. Kaya kami sa League of Parents of the Philippines ay hindi po kami tumitigil sa kakabantay, dahil yung mga anak natin, mga kasama namin sa grupo, ay mga na-recruit din yan ng mga anak pa, okay, ng mga legal front. Pati okay. Ate Remy, papagsalitay na natin si Congressman at alam ko nagmamadali si sir. Hello sir, your response po, sir. Ate Remy, salamat po sa inyong mga pangungusap. At
ito po yung katungkulan naman namin bilang mga leader po ng Kamara na gawin ang nauukol gawin para po sa taong bayan. At ako ito man ay nakadismaya sa ating mga kaibigan itong mga panahon na ito, no, bago ho ito ma-recall, minsan po nagkakamali rin po kami, kaya po kami rin po ang kinakailangan kumilos upang maiayos ang aming pagkakamali. Kaya na-recall po yan sapagat yun po ang tamang gawin para po sa ating bayan. Maraming salamat po, Ate Remy, at maraming salamat po sa inyong lahat sa mga pangungusap at papuri. Salamat po, salamat po. Salamat po. Isa po yung statement galing kay Kaamihan, sir, dating rebelde po si Kaamihan. Kung okay lang po sa inyo, sir. Okay. Kaamihan? Yes, Congressman, we're very thankful talaga for the recall of House Bill 10171. Personally sa akin, I'm Kaamihan po, Joyce Aguino po yung totoong pangalan. I'm an alumnus po of the University of the Philippines and also a former NPA rebel and a witness dun sa connection talaga ng mga front organizations to the underground and armed movement, no, of the CPP-NPA. So I don't have anything else more to say, Congressman. Thank you so much po for defending our youth, our people, our country. Maraming salamat po, Congressman. Salamat naman. Colonel, salamat po. Yes, sir. Sa mga panahon na ito, basta tumawag lang po kayo kung meron kayong kinakailangan malaman o mga pangungusap na kinakailangan malaman ng mga leader mo sa Kongreso. Salamat po, salamat po. Thank you very much, sir. Mga kaibigan, niyo pong napakinggan si Congressman Boying Remulla na pakiusapan lang ho natin kasi siya po ay actually nasa isang meeting at napakiusapan lang natin na maging part ng ating palatuntunan kasi he deserves talaga na mapasalamatan natin personally ng mga kasamahan natin sa LPP at mga kasamahan din natin sa dati mga miyembro ng New People's Army. So happy ka na, Ate Remy. Yung pabalik-balik mo doon ay nagbunga na. Alam ko na yung demonstration nyo doon, yung rally nyo ay nakita ni Congressman Boying Remulla. At yung nakatulong yan. Plus yung mga panawagan din ng nila Kaamihan, iba't ibang mga sektor kasi isipin mo nga naman na Kaamihan ano gagawing ipo-formalize na itong batas na ito, gagawing batas na pipigilan yung ating mga kapulisan na sa kanilang mandato na ipatupad yung kinakailangan na gawin para protektahan yung ating mga kabataan. So Gay, happy ka na ba, Gay? Sir, yes sir, dahil yung pagka-recall po ng HB 10171 ay yan po ang laking panalo ng mga magulang sa buong bansa at sa kabataan natin. Kaya salamat kay Congressman Remulla. Pero mayroon pa kami sir na i-follow up sa Senate, yung HB 2002 na kasalukuyan nandyan pa yan. Baka next week po ay babalik po kami sa Senate. Sige, tuloy-tuloy lang natin yan, Ka-Remy, para sa ganun ay mapakinggan kayo ng ating mga mambabatas at makakuha din tayo ng suporta para sa ating mga kabayan. So, Kaamihan, ano mga balita natin ngayon sa inyong grupo? Acknowledge kong pala si Founder Bong David galing sa bansang The Netherlands. Bong, nandiyan ka ba ngayon? Okay. So, sige Kaamihan. Yes po sir. Kaka-uwi ko lang actually from Manila. Nasa Mindanao na po ako ngayon. So, in the past month, especially September, I've been going into Manila for 3 times at yung kakabalahan po natin ay yung legal offensive natin against personalities of the CPP, NPA, NDF. Particular po doon, General Samudio sir, yung recruitment ng CPP, NPA, NDF sa mga minors at sa mga bata para sumali sa armed movement, no, ng NPA. So specifically po Sir Jerry, tayo po ay nag-serve as witness dun sa kaso ni Ma'am Luisa Espina kung saan yung anak niya ay na-recruit sa isang front organization, and currently si Jovane, yung anak ni Ma'am Espina ay nasa NPA po sa Davao Region, kung saan isa din sa mga kasama ni Jovane
Clavo ay nag-serve din po ngayon as witness. So yun po yung sinusulong natin sa DOJ para po maiakit na po ito sa korte for proper disposal po of trial para po para mabigyan na po natin ng husisya ang lahat ng mga magulang, particular po kay Ma'am Espina and to all other parents na kung saan tinanggalan sila ng karapatan na makasama at makatili ang kanilang mga anak, and also their children were also deprived na makapagtapos ng kanilang pag-aaral to achieve their dreams. But yung CPP-NPA po ay nirecruit yung mga bata, no, para gawing miyembro ng anak bayan or LFS, eventually going to kabataang makabayan. And right now, like Franz Maria Veres, no, ay mga full-time NPA, and this has to stop, no, Sir Jerry, kasi napaka-horrible ng mga experience, especially sa part ko din. I was also in the NPA for almost 12 years. Hindi po madali yung buhay doon, and the youth are only being exploited inside the NPA. Pagsasamantala, panlulupit yung nararanasan ng mga kabataan na sumasali sa mga grupong ito, ay nakakalungkot na yung iba talaga ay talagang malamig na bangkay na makapiling nila muli ang kanilang pamilya, and right now yung iba ay active pa din ng mga NPA. And hopefully with this very historical criminal charges we filed against CPP personalities ay maipaglalaban natin yung justisya na deserve po ng ating mga magulang at ng iba pang kabataan na nalinlang at saka naloko ng CPP-NPA. General Samudio, sir. Oh, sige, tama yan. Tuloy-tuloy lang natin. Ang maganda ngayon ay halos lahat ng sektor na because of the NTF-ELCAC ay aware na. Ito si Angel Abella kanina ay isa ito sa mga speakers namin. One of our speakers sa isang CMO seminar namin sa Air Force. At paliwanag niya na maayos yung papel ng Stratcom. At ito ay importante ngayon. Ang labanan ngayon na kaamihan is more on information talaga eh. Kasi ito yung pinakagamot na nakikita natin na solusyon dito sa problema na ito. Si Angel, baka may gustong i-share din sa atin. Angel? Hello po. Ayun po. At the end of the day po, maraming salamat po sa pag-recognize ng Stratcom Cluster po. But we also recognize at the end of the day po, it will be the people, not the task force. Of course, we're here to help, but at the end of the day po, it will be our private individuals, our just like LPP po, just like Kaamihan, all the people who really will fight the fight because it's really the advocacy, and we have to end this scourge. So it's really them, and we really wish to empower them, and we just want to support them because it's our fight altogether as a Filipino nation. We have to stand up against them as a Filipino nation because that's the first thing that they want to erase, our being Filipino. They want to put their flag instead of the Philippine flag, and they don't want to recognize our Philippine flag. So we really have to stand up to them. So I really thank them for helping us. That's really our badge. Yung mga ano po natin, yung mga organizations po, mga private individuals na kasama po natin po ngayon. So yun po. Thank you. Thank you, Angel. Alam nyo, Kaamihan, na kayo napaka-importante talaga kayo sa laban na ito. Kasi unang-una nagbibigay kayo ng inspirasyon doon sa mga natitira pa natin dyan sa kabundukan. And alam ko na nalaman nila yung ginagawa ninyo. Kaya continue lang tayo, Kaamihan. At alam ko na mayroon at maraming mga nakakarinig sa inyo. At ito maaari ang dahilan kung bakit maraming nagsisipagsukuan ngayon. No? Makikita mo yung mga returnees natin, mga nagsusurrender, napakadami talaga. From Visayas lang, nag-exceed na sila doon sa program nila eh. But ginagawa ito ng paraan ng ating balik loob task force natin para yung talagang gustong magbagong buhay ay mabigyan natin ng pagkakataon. And sana, Kaamihan, ma-recommend din natin na yung mga nagbabalik loob, no, ay baka pwede rin na makatulong sila na sila mismo ang magbalik doon sa mga community pinanggalingan nila para ito ang magutulak din doon sa mga natitira doon
para magbalik din, di ba? Kasi magisilbi silang inspirasyon. Pwede ba yung kaya kakaamihan na gawing parang programa na itong mga nagbabalik nito, ibalik mo doon sa community yung pinanggalingan nila at sila mismo magsalita, magpatotoo na tama na itong walang saysay na armadong hidwaan na ito? Yes, sir. Actually, particular po sa 10th Infantry Division, under kay Major Ernesto Torres, mga former rebels po natin ay naka-embed po sa mga local peace engagement cluster sa bawat level. So we have municipal task force, provincial task force ng ating LCAP on the cluster of local peace engagement. Nai-embed po doon yung mga FRs natin, Sir Jerry, para sila po ay sumama at maging bahagi ng ating team sa pag-engage sa mga communities, dialogues with the former members, mga dialogue sa mga komunidad, sa mga IP leaders on different issues na kinakaharap ng ating mga community na siyang nagiging tungtungan na nai-exploit ng ating mga katutubo at ng ating mga kababayan. So yun po, Sir Jerry. I think this is also being practiced by other divisions. I've also been to 4th IB sa Diamond, sa area ni General Major General Browner. Also in 1st ID sa area po ni Major General Ponyo, na yung mga FRs po natin, isa talaga sa best asset, no, hindi lang ng ating armed forces but sa ating entire task force LCAC, para maging ambassador of truth and ambassador of redemption at saka ambassador of true service sa mga kababayan natin, na kung saan yung mga nagsusurrender kasi, Sir Jerry, are also victims of deceptions. And right now, yung pagsama nila sa community, nagiging kasama sila sa mga servisyo caravans, sa mga community dialogue, sa mga local leaders, para i-encourage yung ating mga kababayan na wala nang patutunguhan pa yung sinusulong ng NPA. Kasi in the first place, wala naman talagang laman yung sinusulong ng NPA, and that has been proven for more than 53 years, for almost 53 years, no, na ang walang ibang dinulot yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF, kundi pagkasira ng kinabukasan ng kabataan, ng pagkasira ng community, damage sa ating lipunan, and pag-uudlot, pagiging barrier dun sa national progress at national na development, Sir Jerry. That's why yung allegiance and the partnership between the government and these rebel returnees, isa sa napakagandang legacy at saka napakalaking accomplishment ng ating gobyerno para ipakita na yung dating kalaban ng ating pamahalaan ay ngayon ay kabalikat at saka partner na ng ating government para magsulong ng mga developmental and mga peace projects, Sir Jerry. Tama yun. Si Gay, nakita ko na. Bumalik na si Gay Florendo. Gay? Hello, Gay. Yan. Gay, maganda yung pinag-uusapan namin, ha. Unang-una, kanina, aywan ko kung nandiyan ka pa nung nagbigay ng parting statement si Congressman. Pero kumbaga, wala na tayo palang pwede, dapat pang pag-usapan dito sa UP Security Bill na ito. Kasi tapos na pala ito. And thank you very much sa lahat. Yes, Sir Jerry. Yeah, go ahead, Gay. Yes, sir. Oo. Sir Jerry, I was trying to reconnect kanina pa. Oo. Gumagapang yung boses mo, Gay? Oo. But anyway, sige, try ulit tayo, Gay. Wala pa na, no? Wala talaga. Oh, sige. Sir Jerry? Yes, sir. Ang gumagapang yung boses mo, Gay. But anyway, sige, mamaya na-try ulit natin. Very interesting to pinag-uusapan namin ni Kaamihan, kasi yung mga dating mga former rebel ho ay tumutulong na ngayon. Kaya sinasabi natin na abot kamay na natin yung kapayapaan nito, 'di ba, Karem, ano? At sasamahan pa nitong BDP, yung Barangay Development Program, na ngayon ay patapos na yung 822 na. And next year ay maraming mga barangay pa ang mabibigyan uli. Alam ko is more than 1,000 ang kumbaga ipinapakiusap po ng ating NTF LCAC na mapunduhan. Kasi for the first time ho na nangyari na yung mga remote na mga barangay ay napupunta na ho ng ganitong klase mga programa ng gobyerno. Di ba, Kaamihan, especially dyan sa Mindanao, sa lugar mo,
Di ba? Nakikita mo siguro yan. Alam mo yung mga former rebel ngayon, pwede sila maging coordinator din ng mga iba't ibang mga programa ng gobyerno under doon sa good governance natin at saka whole of nation approach natin. Di ba? Kasi ang importante lang naman dyan is malaman talaga nila ang Department of Agriculture, mayroong konkretong programa. Ang PCA, mayroon din. Yung ating TESDA, halos nakakarating na ngayon doon sa pinakatuktok ng bundok eh. Di ba, Kaamihan? Yes, sir. That's very correct, sir. Kasi here in Mindanao, at least here in Mindanao, some of our rebel returnees have been employed sa mga munisipyo para maging consultant ng ating mga municipal task force and provincial task force, ELCAF. Kasi yung mga FR kasi, sir, yung talagang may alam what issues no ang pwedeng exploit ng NPA sa lugar. That's why yung mga former rebels natin are our SMEs, our expert on how to effectively defeat and counter yung mga efforts din ng kabila na recover yung mga areyang dating stronghold nila. And that's really a very good manifestation, no? Sir Jerry, na our former rebels right now are really helping with sincerity, no, sa ating mga LGU, sa ating mga local task force, ELCAC, para talaga ma-end na natin itong communist armed conflict na ito, Sir Jerry. Ama, Karemi, baka may rejoinder ka. Gusto mong dagdagan? Tuwa ka na ngayon, ano? Dahil nakikita mo na yung linaw sa inyo pinapakipaglaban ng mga magulang. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng magulang kasi magulang din ako, Ate Remy, di ba, no? Na ayaw natin na yung mga kabataan ay napaglalaruan yung kanilang damdamin, pinaglalaruan yung kanilang kinabukasan. Kasi di ba, Kaamihan, karamihan dyan sa mga bata na yan, gusto nilang mag-aral kasi gusto nilang makapagtapos para makapagtrabaho. At ang iba dyan gusto magtrabaho para matulungan yung kanilang mga magulang sa kahirapan. Dahil karamihan dyan ay may hirap. Ngayon, dahil lang dito sa mga virus na ito, itong mga front organization ng New People's Army, ng National Democratic Front, ng Communist Party of the Philippines, di ba? Yung grupo ng yung anak bayan na yan, Gabriela, marami naging biktima na yan, Ate Remy, ano? Yun, doon kayo talaga umiiyak, di ba, Ate Remy? Tama po, sir. Tsaka pala, sir, yung ang gusto natin makita na sana dyan sa loob ng UP ay unti-unti na rin nilang linisin at huwag nang payagan yung mga legal front ng CPP, NPA, NDF dyan sa loob na dyan sila nag-assembly, dyan sila gumagawa ng mga komunistang mga parapernalya nila. Sana po matigil na po yan. Para po yung mga majority po dyan na gustong makapagtapos ay hindi na po maistorbo. Talaga nangigigil si Ate Remy sa... sa tama yun, ano? Kasi mayroon po na yung mga magulang natin na umaasa na ang kanilang mga anak ay makapagtatapos, then all of a sudden mababalitaan nila na nasa bundok na. Kasi mayroong mga kakutsaba sa loob ng school. Ngayon, kung hindi man kayo kakutsaba, nagtatanong yung ating mga kabayan, Kaamihan, bakit ayaw nyo yung mga sundalo? Ba't ayaw nyo yung mga kapulisan na maging partner ninyo? Yun lang naman tinatanga ko sa UP mga administrator, Kaamihan. Hindi naman estudyanteng ka ang pinag-uusapan natin dito, yung administrator. Bakit yung administrator ng UP ayaw nila sa armed forces, samantalang yung nakausap natin na Kalinga State University, tuwang-tuwa sila sa ating kasundaluhan. Yung PhilSCA, Philippine State College in Aeronautics, yung presidente kausap ko, maging yung mga teachers nila, mga professors nila, tuwang-tuwa sila sa Air Force kasi malaking tulong daw ang Air Force sa kanila. Eh bakit itong grupo ng, bakit itong administrator ng UP? Sino bang administrator ng UP ngayon dyan sa Diliman? Oh, bakit kayo allergic kayo sa ating kapulisan, sa ating kasundaluhan? Eh yung ibang mga administrator ng school, tuwang-tuwa sila na kasama nila yung mga sundalo natin eh. Bakit kayo ayaw ninyo? Kaya malaking question talaga sa mga nanonood na
ang sundalo na binabayaran natin, partner natin, ay ayaw natin sa kanila. Yung anak bayan na nag-recruit ng mga kabataan na nagpapakanulo sa hinahara sa ating mga kabataan, sinisira yung kanilang future, tuwang-tuwa tayo sa kanila at binibigyan pa natin sila ng lugar dyan. O, kaamihan, dagdagan mo nga yan. Siguro we pwede idagdag, Sir Jerry, Western Mindanao State University is a very good partner of our Western Mindanao Command. USEP also in Davao is a very good partner of our Eastern Mindanao Command. We also have Aklan State University in Panay, a very good partner of our 3rd Infantry Division. Hindi naman nila kinakatatakutan yung ating mga kasundaluhan, yung ating Air Force, yung ating Air Force in general. Para sa kanila nga ay magandang partner, no, for peace and development, especially sa ROTC, si NSTP, and other subjects sa loob ng school, ay naging kapartner ng mga schools na to yung ating armed forces, no, para sa isang common na agenda and common na goal. No, with regards to UP, Sir Jerry, the president I think is si Sir Danilo Concepcion, and the UP Diliman Chancellor I think is Fidel Nemenso, is currently the Chancellor of UP Diliman. Siguro isa dyan, Sir Jerry, parang yung historical na image ng armed forces na napaka-vintage na saka napakatagal ng image na yon ay nadadala dun sa kasalukuyan na paningin ng ilan sa... Hindi naman sila ganun kadami, but yun yung madalas na nagiging pananaw, no, ng mga nasa UP campuses na na de-describe agad na yung sundalo, pasista, yung sundalo, berdugo, anti-people. That's plainly a propaganda of the CPP, NPA, NDF na kung saan naiimpluwensyahan nito yung ilan sa ating mga government officials sa loob ng University of the Philippines, in especially on decision making. That's why yung UPDND Accord was passed, no, na nung 1980s, and also all other policies ng university with regards to internal security. Kaya yung UP may sariling police, no? And that's because of past events in the university. But of course, Sir Jerry, sa ngayon, ako personally, ha, dati yung paningin ko sundalo talaga pasista, berdugo, kasi yan yung tinuturo sa amin. But after ko nag-surrender, ito walang halong Kemerlu, walang halong chika, but napaka-warm po ng handling ng pag-aaruga, no, ng especially ng 25th Infantry Battalion dito sa 10th ID, na ako ganito kataba nung surrender ako. Talagang arugang-aruga ako, not just me, even other rebel returnees here, na naramdaman namin yung puso, no, puso ng ating kasundaluhan para dun sa mga kabataan at sa lahat ng taong bayan, para matigil na yung gulong ito. And with the AFP's intervention sa loob ng UP, which is evidently may nag-exist na CPP, NPA, NDF, imperative po, especially kahit ng ating mga UP officials, obligasyon po natin na protektahan yung ating mga kabataan, and that should be partner with our armed forces. Kasi yung kalaban po natin, even when asked na lokon kay Chancellor Newman, so, sirs, hindi po yung gobyerno yung kalaban natin. Kalaban po natin, CPP, NPA, NDF, inside po ng ating mga UP campuses kung saan tayo namamahala. And it's our state obligation or our moral obligation, for the very least, na depensahan at saka take the interest, no, of our constituents. Kasi we have already accounted, napakarami na pong mga estudyante from different UP campuses across the Philippines, UP Baguio, Manila, Diliman, UP Visayas, Cebu, Tacloban, and also in Mindanao. Even my personal friends were also once part of this youth movement inside the UP. Eventually, they became and they were recruited to the NPA. Some were dead already, some were in prison. Ngayon, yung kaya ko, ay nag-surrender, yung lakali buhay pa. And we want, Sir Nemenso, Sir Concepcion, we wanted only the best for our children, for our youth, and the best that we can give to them is to defend them from these communist terrorist groups. And that's an obligation we have to take. Tama, oo. So sana mapakinggan ito ni President Concepcion at saka ni Nemenso, no?
Bago ko ibigay kay Daniel Castillo, nakita ko na eh, para mapakinggan lang muna niya yung pinag-uusapan natin. Si Daniel Castillo ho ay UP alumnus po din yan. Graduate po yan sa UP, kaya makaka-relate siya sa ating pinag-uusapan na Ka Daniel. Pero bago ko ibigay kay Ka Daniel, dagdagan ko lang yung sinabi mo, Ka Amihan. Alam natin na mayroong recruitment nangyayari sa loob ng school. Diba, no? At yung kayong mga administrator diyan, kayo President Concepcion, kayo Sir Nemenso, hindi niyo expertise yung security, 'di ba? Ang expertise ninyo ay magturo, 'di ba? Yung expertise na 'yan tungkol sa security ay nasa ating kapulisan, nasa ating kasundaluhan, nasa NBI, 'di ba, no? Ngayon, alam niyo na nagkakaroon ng recruitment. Ba't ayaw ninyo na humingi ng tulong sa ating kasundaluhan? Ayaw niyo humingi ng tulong sa ating kapulisan para ma-stop na natin yan at mahinto na natin na yung mga kabataan natin ay napaglalaruan yung kanilang kinabukasan. Kakaawa naman yung mga bata na napakaganda ng kanilang pangarap tapos biglang nasisira dahil dito sa mga anak bayan na ito, Gabriela na ito, anak Pawis na ito, League of Filipino Students, na kinakanlong ninyo diyan sa loob ng UP, di ba? So ang sino may kasalanan dito? Kayo Mr. Concepcion, kayo Mr. Nemenso or professor or Dr. Nemenso, no? At sana itong mga bagay nito ay maintindihan ninyo na ito ang tinatangis nito mga nanay nito na kasama natin ngayon, yung Hands of Our Children, yung League of Parents of the Philippines, yung Yakap ng Ina. Ito yung kanilang iniiyak eh, kasi yung mga anak nila naging biktima. So si Sir Daniel Castillo, kasama natin, baka gustong dagdagan ni Ka Daniel. UP ka pala, Daniel? Graduate? Hello po. Oh, narinig po ako. Salamat dun kay Congressman Boying Remulla, kasi dead na yung UP Security Act. Hindi na matutuloy yun. Hello po. Go ahead, Daniel. Ayos po. So, good evening po sa lahat. Ako po si Daniel Castillo. Ka-Steven po yung koda ko dun sa loob. Actually po, hindi po ako graduate ng UP. Nag-aral lang po ako dun, pero hindi po ako nakapagtapos dahil sumapi na po ako sa New People's Army nung fourth year ko po, no? So, dun po lahat nagsimula yung pag-propaganda o radicalize sa akin. No? Nung first year pa lang ako, binigyan ako ng libro ni Joma Sison nung Lipunan at Revolusyong Pilipino o Philippine Society and Revolution. Tapos, eventually, nag-join ako ng anak bayan sa UP Diliman. Tapos yun na, binigyan ako ng iba't ibang mga educational discussions such as MKLRP, ARAC, ESCOM. No, so sa una, sumasali pa lang po ako sa mga mobilization, sa mga rally. Then eventually, I found myself recruiting other students na din. Recruiting other students, radicalizing other students, no, and participating in underground activities. At yun na yung napasali na din ako dun sa tinatawag na Kabataang Makabayan po. Yung underground mass organization na nakapaloob sa mga kabataan. So yung nandun po yung LFS, yung Anak Bayan, Kabataan Party List, and other front organizations. Tapos once na makita nila yung potential mo at yung commitment mo sa organization, i-recruit ka nila sa KM. And then pag naging KM ka na po, meron pang time period, no, kung saan titingnan nila yung development mo bilang member ng KM at i-recruit ka din nila sa papasumpain ka din nila sa party. So, nung third year ako naging party member, tapos eventually, ay come fourth year, nag-decide na po ako na mag-NPA po. Yun po yung nangyari sa akin sa loob po ng UP. Okay. So, anong plano mo ngayon, Daniel? Hindi pa naman late, di ba? Batang-bata ka pa eh. At saka paggaling sa UP, mga matatalino talaga yan eh. Bilib ako dyan eh. So, tagahanga ako ng mga taga-UP. Talang hindi lang kumahanga doon sa mga administrator nyo ka, Daniel. No? Yun sila President Concepcion, sila Dr. Nemenso. Ito yung mga dapat
panawagan ninyo, kausapin nyo kay Daniel ano, na ikaw mismo, pwede kaya nyo nga Daniel na mag-seek ka ng audience dito kina Mr. Concepcion or Dr. Concepcion at saka Dr. Nemenso at kausapin sila. Pwede nating i-cover yan ng itong up-up eh. Pupunta kayo doon kasama si Kaamihan dahil kayo graduate kayo ng UP. Di ba, no? So, punta tayo doon and then on air, kinakausap natin. Ano bang nararamdaman nila? Ano nasa isip nila? Ba't pinapabayaan nila na yung mga anak nila? Dahil sila yung second na tatay nitong mga nag-aaral sa UP. Ba't pinapabayaan nila na ma-recruit ng anak bayan? Alam naman natin na anak bayan, Gabriela, LFS, ito yung mga recruiter ng NP. Ba't pinapabayaan nila, ka Daniel? Actually, tama po kayo. No? I hope they also realize na present at rampant yung movement, YS movement doon sa UP mismo. At meron talagang efforts yung CPP-NPA para mag-recruit ng mga estudyante at gawin nila tong pool of cadres at gawin nila tong mga political instructors and eventually mga secretaries ng NPA unit sa Bukid. So, if ever meron pong pagkakataon na makausap din sila at makadialogue sila regarding these recruitment schemes, no, maganda po na opportunity yon para mapaliwanagan po sila at mapaabot po sa lahat ng mga estudyante, mga guro at sa buong UP community po. Sige, yun ang trabahuin natin siguro. Daniel, ano? Sa tingin mo, bakit sila bulag? Ito si Dr. Nemenso. Bakit parang bulag siya sa katotohanan na mayroon nangyayaring recruitment sa loob ng school? Actually, kung titingnan po talaga natin yung history o yung kasaysayan ng UP, very normal po yung ano yung narrative niya ng activism, no? So I think most UP students or most of the UP community have become acquainted or acclimated to the activist culture, but most of them not knowing the underground mass movement that is happening at the back of these front organization. So they welcome, they embrace activism, but they are not aware of its underground activities and its goal to overthrow the government. Pero yung mga administrator, hindi ako naniniwala na hindi nila alam eh, di ba, no? So sige Daniel, inabot na tayo ng panahon sa ating palatuntunan at marami pa tayong mga pag-uusapan sa mga susunod na programa. I'm happy na part ka ngayon ng Up Pilipinas. Siguro ito na yung magiging simula na maging regular kang kapartner ng palatuntunan ito. Kasi si Amian, partner na namin yan eh. So dagdagan natin para yung mga boses ninyo ang napapakinggan ngayon. At yung boses na inyong isinishare, no? Inyong ibinabahagi sa palatuntunan natin ito, marami ang marami kayo ma-save na buhay. Kasi sa totoo naman talaga ka Amian, ka Daniel, itong mga pumapasok sa NPA, tiyak na yung kanilang kapahamakan eh. Kasi kung nag-armas ka, ang hanap mo ay mga sundalo, iniaabot ang isang taon na hindi ka may encounter. Di ba ka Daniel? Ano? At kapag nagkaroon ng encounter, alam nga naman na si Superman ka na hindi ka tatamaan ng bala. Di ba? Kita mo nangyari ngayon, ang daming mga namamatay. Nakakalungkot isipin. Pero yan talaga ang price ng pag-join mo dyan eh. So ibig sabihin parang naghihintay ka na lang ng oras na pag nagkaroon ng putukan, ikaw na yung susunod na maililista. Kasi araw-araw mayroong nalilista na casualty sa grupo ng New People's Army. Hihintay po ba natin na yung sunod na yung next na pangalan na ililista ay pangalan na natin, di ba, no? Kasi ayaw natin makinig kina Kaamihan, kina ka Daniel na galing na dyan. Ngayon nagsasabi sila na magbalik na tayo, umalis na tayo dyan kasi tunay na kapahamakan. Because ang ating kasundaluhan ngayon, ang ating armed forces ay napaka-strong na ngayon, napakalakas. Kaya namin kayong i-locate, kaya namin kayong i-fix, kaya namin kayong i-destroy sa inyong location. At yan nakita na natin sa napakaraming mga pangyayari. At karamihan nga dyan sa mga nagsipagbalik doon sa parte ng Mindanao ay yung takot nila doon sa military operation at saka yung mga nangyayaring strike na kumbaga malaking takot ang naidulot sa mga miyembro ng New People's Army. So huwag nating hintayin yun kasi sa totoo lang naman,
totoo naman talaga na yung good governance ay working. Di ba ka, Daniel? Naniniwala ka ba na ang good governance natin ay working? Kita mo, yung mga nasa tertiary, wala nang binabayad ngayon. Di ba? Yung ating mga OFW, pag bumabalik sila dito, yung attention ng gobyerno nandiyan dyan. Yung mga farmers natin, libre ang ating fertilizer, yung mga seeds, pati yung pesticide, kasama yan eh. Dito sa Batangas, dami ko na natulungan dito eh. So, ang kinakailangan lang, alamin natin yung mga programa ng gobyerno at i-co-op natin tong programa na ito para makatulong tayo doon sa ating mga kababayan. Di ba ka, Daniel? Opo. Okay, so tayo magpapaalam na. Kaamihan, your parting statement. Maraming salamat uli sa pag-join sa ating palatuntunan. Message ko lang, sir, no, for everyone na this yung undertakings namin ng mga rebel returnees together with the government, together with the parents, no, together with all the youth and all of the people, para po to sa lahat, para po to sa bayan, laban po to ng bayan, laban po to ng lahat ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat, sir. Magandang hapon po. Amat, kamihan, Daniel, ka-Daniel. Yun nga po, no, yung lagi namin inuulit-ulit na there's nothing wrong with being critical and there's nothing wrong with being taking a proactive stand, no, but not at the cost of risking your lives or risking your lives in danger, such as joining the NPA. There are right avenues for change, and that I think it's with the government that change is very possible. And exactly, with good governance, no, if our leaders, if our decision makers will really put the interests of the people in their hearts and in their minds, and I think that whatever crisis that our country will face, it will be possible, no, to solve whatever crisis that we will face. Yun lang po. Mayan, kung kayo ay mataas ang idealism ninyo, bumaba na kayo, tumulong kayo sa gobyerno. Diba? Yung mga nag-aaral ngayon, tapusin niyo yung pag-aaral ninyo. Kung gusto niyo baguhin ng gobyerno, mag-graduate kayo, pumunta kayo doon sa government agency na sa tingin niyo ay mayroong problema, doon kayo mag-join. Doon niyo ikalat yung inyong idealism, 'di ba ka, Daniel? Oh? Doon niyo mabago yung gobyerno. Pero yung armadong pakipaglaban na yan, wala yan. 52 years na. Kahit na another 100 years or another 50 years o gawin pa nating 100 years, ganun pa rin yan. Wala pa rin magbabago. Magsasayang lang kayo ng buhay ninyo. Mamamatay kayo na hindi kayo pinagmamalaki ng inyong mga kababayan, kundi minumura pa kayo. Kasi kayo ay mga terorista kayo, kayo ay mga problema kayo ng ating society. So, Ate Remy, ikaw naman, paalam ka. Ang pag-recall po ng SB 10171 ay isang panalo ng sambayanan Pilipino para sa ating kabataan. Mayroon pa tayong susubaybayan sa Senado, ang SB 2002, na patuloy po kami na susubaybay hanggang sa makita po natin ang mabasura. Kaya pasalamat po kami lahat sa kay Congressman Boyeng Rimulya at sa kay Speaker Velasco sa pagtulong na i-recall ang SB 10171. At salamat din po, Sir Jerry, sa pag-invite po sa akin dito at sa lahat po na mga sumusubaybay sa APAP Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po. Okay, thank you very much, President Remy Rosadio ng League of Parents in the Philippines. So, wala na si Gay, kaya pwede bang ang mag-represent si Angel Abella? Hello po, hello po. Yes, sir. Actually, I would like to add po na ako po rin ay, hindi man po ako nakagraduate, pero taga UP Mindanao rin po ako. So, yun po. Maraming salamat po, first and foremost po, kay Congressman Rimulya. Sinabi na po lahat ng mga panauhi natin kung gaano kami lahat nagkagalak sa kanyang ginawa. Simple po, pero ang impact po ay napakalaki. Sana nga po, no, yung mga, may mapamadsyag naman po ng mga
taga UP po at nakikita po yung mga paglilinlang ng mga CTGs nito. Pero meron po kasi yung iba talaga na mapupusok at saka yung sinasabi nga po natin, yung advocacy po talaga ay lahat po kami ng mga taga University of the Philippines ay talagang strong yung ano namin, passion namin for advocacy, which is sabi nga po ni Sir Daniel na okay lang po ito. Ang ano lang po namin, maging mapamatsyag, kung ang ano po, ang sa akin naman po, kung sa mga organisasyon na ito, kung malamang po baka papalit ng pangalan or i-retain nila yung mga organizational names, basta po kung nararamdaman nyo na po na hinihiwalay nila po kayo sa inyong pamilya, kung pwede po ay pinapayo sa inyo na sumuway sa utos ng nanay at tatay nyo, maging faithless, or talagang lose that love for the basic unit of our society, no? Doon na po kayo magtataka kung ano yung pakay po talaga ng organization. Of course, the initial po, sasabihin nila, it's for women's rights, it's for human rights, it's for education. Pero pag pailalim at pailalim ay hinihiwalay ka na mismo sa inyong pamilya at iba na po yung tinuturo nila. Be strong enough and actually pull yourself out. And at the end of the day, love yourself. Yun yung sinabi po ni fellow UP Mindanao schoolmate ko rin po, no? I forgot her name. But yun rin po yung kasama po ni Ka Daniel, ni Sir Daniel na you have to take care of yourself first before anything else. Aanhin mo yung advokasya mo kung ikaw nagugutom, kung ikaw napapagod, kung ikaw ay hindi inaalagaan ng iyong mga kasama. So love yourself first, take care of yourself first, and love your family above all else. And then serve the country. So yun naman po, General Jerry. Thank you very much. Thank you. So tayo po'y magpapaalam na, pero bago tayo tuloy magpaalam, may mga announcement si Cherry Flores galing po sa Air Force. Cherry? Yes po, General Samudio Sir, maraming salamat po. Siguro po bago po ang ilang mga anunsyo mula po sa inyong PAF Task Force to support NTFL, ay batiin ko lang po yung ilang mga nanonood at sumusubaybay po sa ating palatuntunan. Si Ma'am Neth Tan mula po sa Central Luzon sa Pampanga, na sabi po niya welcome back po sa ating palatuntunang Up Up Pilipinas. At ganyan rin po yung ating mga personnel at mga kasamahan po sa Philippine Air Force Flying School, PAF BMS, PAF NCOs, at sa ating pong Philippine Air Force Officer School. At para naman po sa ilang mga anunsyo ng inyo pong PAF Task Force to support NTFL-CAC, ang ating pong Tactical Operations Group 2 ay nagsagawa kamakailan ng kanila pong Up-Up Cagayan Valley. So tuloy-tuloy po yung public affairs program and support po natin para ho dun sa pagsusulong po ng ilang mga impormasyon na makakatulong po sa ating pong mga kababayan locally, na magkaroon po sila ng idea tungkol po dun sa iba't ibang mga programa, proyekto at serbisyo po na isinusulong po ng mga ahensya po ng ating pamahalaan in response po sa ilang mga issues and concerns po nila. Kasama po nila kamakailan ang ating mga partners from the 5th Infantry Division po ng Philippine Army. At para pag-usapan po yung ilang mga programa, proyekto at aktibidades po ng Joint Task Force TALA. At ngayon din po yung ating Tactical Operations Group 3 naman ay nagsagawa po ng kanilang Up-Up Tarlac. Kasama po yung ating partners from the media. And of course po yung aking former agency, ang Philippine Information Agency, under po ng PCOO, kasama po sa ating regular na Up-Up Tarlac. At ganyan din po, naging panauhin po dyan yung ating mga partners from the National Economic and Development Authority o NEDA para ipaliwanag po yung kabuang economic programs po sa buong gitnang Luzon. So yun lang po, Sir Jerry, para sa ilang mga anunsyo. Ako po ang inyong lingkod, Airwoman Cherry Flores. Maraming salamat po sa inyo pong pagsabaybay. Thank you, Cherry. At bago po tayo magsarado po ng programa natin, tayo muna po ay manalangin. Closing prayer galing po kay Pastor Blessing Rivera. Manalangin po tayo, Sir.
Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin, lalo na sa muling pagbabalik ng programa ng APA Pilipinas. Sa pagpapala at sa biyaya ng buhay at ng kalusugan sa araw na ito. Inaalay namin, O Diyos, sa diwa ng panalangin, ang pasasalamat sa inyong gabay at patnubay sa aming talakayan ng pangkapayapaan at pangkaunlaran bilang paglilingkod sa aming bayan. Patuloy mo, O Diyos, na ipagpala sa amin ang pagkakaisa sa pagpapaunlad ng bawat Pilipino. Baguhin mo po ang aming kaisipan at iliwas sa iyong kalooban ng kapayapaan at kaunlaran, lalo na sa aming mga tagapakinig na hindi sa marahas na pamamaraan at paglaban sa aming pamahalaan, kundi ang sama-samang pakikibalikat at pagsasagawa ng aming kanya-kanyang tungkulin bilang isang mabuting mamamayan. Dalangin din po namin ang iyong patuloy na pagpapagaling sa aming mga kababayan na may karamdaman, lalo na ang epekto ng pandemya, di lamang sa aming bansa maging sa buong mundo. Ipagkaloob mo po sa bawat Pilipino ang iyong kabanalan at iyong katuwiran upang maranasan namin at ang makabuluhan at masaganang buhay sa kabila ng pandemya ang aming nararanasan. Pagliwanagin niyo din po ang aming mga kababayan, lalo na ang aming mga kabataan na patuloy na hinihikayat na makakaliwang grupo na ang tanging layunin ay sirain ang kapayapaan at ang pagunlad ng aming sambayanan. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa Diyos ng buhay at Diyos ng kasaysayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, sa magitan po niyan, tayo po ay tuloy na po nagpapaalam sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating programa. Naway ang ating pong mga pinag-usapan ngayon ay nakatulong para tayo po ay maging mas matapang ho para tumulong po sa ating pagnanais ng kapayapaan. Natuldukan na ang walang saysay na armadong hidwa na ito upang maisalba po natin yung mga kabataan natin na ang nais lang naman ho ay magtapos ng kanilang pag-aaral at para matulungan nila yung kanilang mga magulang. So mga kaibigan, sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Allen P. Paredes, at sa pangalan din po ng aming Commander dito po sa ATDC, si Major General Fernil G. Buca. Mga kaibigan, ako po si Brigadier General Jerry Samudio, at sa mga susunod na araw ho ay magpapadala po tayo ng official na invitation po sa ating pong iginagalang na Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na si Secretary Speron para maging kabahagi po ng ating palatuntunan, para sa ganun, bago matapos po ang taon ito, ay malaman po natin na nasaan na ho tayo dito sa ating pagnais ng kapayapaan. At alam ko ho na kapag naging kasama po natin si Secretary Speron ay marami po tayong malalaman, maraming mga inspirasyon na lalo magpapalakas sa atin para mas lalo pa tayong tumulong dito po sa ating pagnanais ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.